Sir, kung paano na ba kami mag-ibin sa pag-ibin gamit lamang ito portable standard. Magpalang araw at magandang bahay mga GP. Sa video ito, pag-usapan natin ito ng aming isbander. Kung paano nga pa kami mag-aging yung isang kabinet gamit lamang itong portable isbander. Ito no, may video na tayo ginagawa nito. Lagyan natin ito ng misa. Pinapaliwanag na natin ito para mas madali siya itulak pag mayroong malalaking panel na kakabitan natin ng aging. So, nakabawas sa misa. Maliit lang talaga yung pinaka-isbander yan. Maliit lang talaga. Binawa namin sa misa para madali siya itulak. Naglagay din kami nito dito ng itaper para dito magsisilbi ng ano, babangga yung pinaka-panel natin. Yan, ito pinaka-guide papunta dito. Pwede tayong hirapan baka maya kung may tulog natin ng gano'n o gano'n. So, ito na yung pinaka-stopper natin. Tulog na natin pag gano'n. Kaya kung lapat pa yan, wala problema dahil dito. Bali, ang itsura ng expander na kapag tinanggal, pag wala itong ano, ito pinaka-tiyo natin. Bali, pag binibili mo ito siya, ganito lang itsura na ito. Ito, bali, una, i-discuss ko sa inyo kung paano siya gumagana. Bali, ito, sasaksak natin, oh. Pero saksak na, i-on natin tong power button na to. Ayan, humilaw na siya. So, kapag napapainit, i-discuss ko sa inyo. Bali, kailangan mamit natin yung 180 para gumagana ito. Paano nga ba ito gumagana? Paano nga ba ito i-operate? Bali, dito papasok yung pinaka-aging natin. So, ito. Ito ilalagay yan. Yan. Meron siyang adjacent dito. Yan ito. Para yung haba ng aging, kung gaano kalapad yung aging na ikakabit nyo. Yan. Halimbawa kung malapad yung aging, so i-adjust nito, luwagan nito, itataas nyo. Yan. So ito ang gamit natin na aging ay medyo maliit, no? So ito yung sukat nya. Yan, adjust na yan. Balit, papasok dito yung aging at lalagyan nya na ito ng glue. Yan. Sa pag-adjust ng gloss para sa aging, ito naman yon. Pwede nyo yung dagdagan, pwede nyo yung bawasan. Ayon sa timpla na makikita nyo sa aging nyo. Kung halimbawa sa tingin nyo ay masyadong makapal, pwede nyo yung bawasan. At masyado namang manipis, pwede nyo yung dagdagan. So, ito naman, dito sa harap naman, dito naman dadaan yung pinaka-board natin. Ito. Ito pinaka-board na to. Kasi double glowing ito, no. Bali, dalawa yung lalagyan ng glow niya, yung edging at saka itong board to. Lalagyan niya dito dahil dito dadaan yung board natin. Ngayon, sa pag-adjust naman ng ano, glow sa board, ito naman. Yan. Pwede yung dagdagan, pwede yung bawasan din. Ito naman yung pinaka-adjust niya sa paglabas ng edging. Yan. Dito kasi lalabas yung aging yan eh. So, i-adjust nyo to. Dito. Yan. I-adjust nyo. Pwede siyang tatasan kung malapad yung aging nyo na ikakabit. O pwede rin ibaba kung maliit yung aging nyo na ikakabit. So, ngayon. 175. So, sa 175. Yan. 175. Pwede na siya na 180 yung nakasit natin. Pero 175, pwede na siyang paikotin. So, ito naman yung pinaka-switch niya. Yan. Pag i-on natin to, ganyan. I-ikot na. Yan. Umiikot na yung pinaka-glue natin. So, ayan. Maliwanag na. Nilagyan natin ng ilaw para mas maliwanag. Yan, umikot na siya. Pag ma-meet na niya yung 175, so kaya na niya, iikot na siya. Kasi hindi siya iikot pag mababa pa yung temperatura niya kasi siyempre matigas pa yung glow. Ito naman, ito yung nagsisilbi niyang adjustment sa bilis ng ikot nito. Yung pagpasok ng expander at saka yung pagtulak mo ng ano, board. Bali, ito yan. Yan.
Baris, sampulan na natin. Pagkita ko sa inyo ang tamang pagiging. Bali, meron tayong isang board no, na iiwingan natin. Halimbawa, halimbawa lang ito yung gamitin natin sa kabinet natin. Bali, gumawa lang ako ng maliit. Kasi tapos na yung kabinet natin, wala na kaming gagawin ano ngayon yung pag-iiwing eh. Kasi habang gumagawa kami ng kabinet, hindi kami makapag-video kasi sa gapal din siyempre yung pag-video. Kasi kailangan mabilisan yung paggawa namin dahil naghabol ligaw ng oras. So, gumawa tayo ng board. Yan. Sasampulan natin yung pag-iiwing. Maliit lang muna na board. Pero kahit malapad, ganun din naman to eh. Napakita ko na to sa video no, yung nang karangin natin video, yung malalapad. Obra talaga siya. Ganun pa rin naman yung pagtulak. So una, papasok na natin yung dito. Ayan. Dahil ito eh, hindi automatic, puro mano-mano ng ano nito. Kailangan mo itulak ng AJ, sabayan mo dito. So, yung board, ilalagay mo na dito banda sa may glue niya. Ito yung glue kasi niya. Ayan. Kasi papahiran din niya ito ng glue. Papahiran din ito ng glue. Ng dito sa likod naman. So dalawa yung lalagyan na ng glue. Itong edge pad edging natin at saka itong board natin. Testing muna natin no, kung sapat ba yung glue na mapupunta dito sa ano, sa pinaka-edging natin bago tayo mag actual na pag-edging sa mismong board na gagamitin natin. Para sa ganun, maiwasan yung pagkadamis ng ating ano, halimbawa kung mahina pala yung ano, kulang pala yung glue na mapupunta dito. So itatry muna natin. Ayan. So ito yung glue nya. Para sa akin sapat na. Ngayon pag hindi kayo kontento, halimbawa sa tingin nyo ay manipis pa yung glue, na-adjust nyo ito dito sa likod. Yung sinabi ko kanina. So ito, bali actual na material yung edging natin. Una, ilalagay natin ito. Ayan. Dapat itututok natin yung board dito. Ayan, pag natutok na yung board, tutulak natin to, sasabayan natin ng ano, tulak. So ayan, yun ang pinaka edging natin. Wala tayo umgat dahil wala tong ano no, pang cutting no. Wala siyang pang trimmer dito, wala siyang ano trimmer para dito. Ganun din sa likod. Ganun din sa ano, wala siyang pag-cutting sa magkabilang edge. Bali, manual ang ating ano, pagkakating gamit itong pagkakating na ito. So, mabibili ito sa Lazada, Shopee. Una gawin natin, pagkakating mo natin. Yan, ganun. Ganun lang siya kabilis. Tapos. Yan. Ito yung quality niya. Diba sa mga automatic na mga expander, meron siyang batting. Binabating pa ito para talagang may kunting ano man, talagang makinis siya. Dahil ito, wala tayong wala rin itong batting. Bali, may pinaprovide kami na ano, ito, liha. Liha na 100. Idudikit niya sa isang board. Taka, yun ang gamitin niyo po liha dito. Yan. So, ito na po yung ano natin, no? Outcome ng ano. Pag-edging natin gamit yung portable na expander. Bale, yan. Tingnan nyo. Yan. Ngayon, ang tanong naman, kung gaano ba ito katibay? Susubukan natin yung edgingan to, tapos tatanggalin natin. So, ito na. Hindi na natin ito puputulin lang kasi babaklas na lang din lang naman natin. Subukan lang natin yung tibay niya kung gaano siya katibay. Ikumpara sa puntak cement na gamit. Ito pa patikit nito. So, kung alin, ikukumpara natin kung alin yung mas matibay. Itong expander na to, na gamit ang hot melt na glue. Kasi nga pala, ang gamit natin na hot, ano ito no? Glue ay yung hot melt nung pinungpino. Ganito. Ngayon, subukan natin yung tibay niya kung gaano siya katibay, no? Ang kapit niya. Diba tigas-tigas-tigas siya? Yan. Kita nyo, naputol siya eh. Kasi ito basta-basta mapuputol.
Yan, matibay siya. Yun, nakuputol. Ganun sa katibay yung ano niya, kapit niya, no? Lalo na kung talagang maganda yung pagkaglo ng engine at saka yung itong board. So, kabila naman. Para sa akin, mas makapit yata ito kaysa ano talaga, kaysa putak semen. So, ganun siya kakapit. Yan. Kasi kung dito natin ito in-aging, yung iba nga nito, pag tinanggal mo, masasama na yung kahoy. Kasama na yung kahoy, pag tanggal mo na ganun, yung kahoy mismo, masasama na. Dito lang niya kaya isama kasi, pag ganun, kasi plywood yung dinadikita natin eh. Yan, papansin mo pag ganun siya eh. Hindi niya kayang bunotin ito lahat. So pag dito, masasama yung mga ano, fibla ng mga plywood. So ganun siya ka ano, no? Yan o. Kakapit. So, sana, nakakaroon kayo ng idea tungkol sa paggamit ng portable isbander, no? Ang tanong, paano naman kaming walang ganito? Nagsisimula pa lang ng mga cabinet maker, gumagawa ng cabinet. Wala pa kaming kaya bumili ng portable isbander machine. Mura lang po ito, hindi ako nagbibinta, no? Pero mura lang ito. Suggest ko kung halimbawa mayroon kayo project na ano, sa bibili kayo ng beer. Unahin nyo muna ito. Wala muna ng ano. Tagay-tagay. Bali, bibili ka ng ganito. Laking bagay sa mga pagkabit ng itig. Mabilis at saka mas matibay. Dagdag ko lang din, waterproof din siya. Hindi ka gaya sa putak semen kung nabasa kasi yun. Lalo na kung kitchen yung kakabitan natin. Yuhin ang kapit ng rugby pag lagi nababasa. Sa bagay, kung patak-patak lang naman, wala yun. Baliwala yun sa putak semen. Kung halimbawa, nalagyan lang ng tubig. Huwag lang ibababad, no? So, sa ano naman, kung paano kung wala talaga kayong pambili na ganito, nagsisimula pa lang kung taksa yung gamit. Huwag kayong magkalala, meron tayong gagawin yung video. No? Sa susunod natin yung video, gagawa tayo ng manumanong pag-ending nito gamit ng putak semen. At ang umuinom kayo ng soft drink, pag halimbawa, merienda, iinom kayo, huwag itapon, gamit nito. Parang meron na rin kayo ganito. Mabilis din, promise. Mabilis din siya pag ano, pag-ending. Yun na kailangan manumano yung pag ano, halimbawa, ito ending. Medyo mahirap mag-rugby nito eh. Umahab kasi bibigilog siya na gano'n eh. Gano'n nyo. So gamit ito. Ito lang. Meron na kayong portable expander. Gamit ang buti ng soft drinks. So abangan nyo yan. Isusunod na natin agad. Maraming salamat sa panonood, no? At sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, pakilike na lang. Subscribe. Sa mga baguhan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Para marami pa tayong mga sasamahan mga video, pag-uusapan mga video sa sunod na mga araw. Maraming salamat. Ito po ang GP Cabinet Maker na mag-iwan sa inyo ng katagang magandang bahay.